Okay, so today I will be teaching some of my known techniques on how to create na gumawa ng RRL or Chapter 2. Ito yung tatandaan natin, ha? You cannot write if you do not read. Wala ka pong maisusulat kung wala ka pong mababasa. So let's begin. Now, let's suppose na ang topic mo is about the student's perceived drawbacks and advantages. Ay, mauna advantages, no? The student's perceived advantages and drawbacks in the use of mobile phones during class hours. Sir, paano po namin sisimulan ang RRL? You have to follow our template sa ating school, our research template, which is I already gave to you. How am I going to start writing my RRL? So first and foremost, I have to think of the title. Doon sa title ng ating research, tingnan natin kung ano-ano ba yung mga sa tingin mo dapat i-discuss ng malalim sa RRL natin. Now, another tip. Lahat ng RRL na kukunin natin, kailangan lagi natin isaalang-alang na magagamit natin ito sa Chapter 4. Kasi after you analyze the data, you have to cite something, no, in support or that would contrast your results later on. Now, sa pagsusulat ng RRL, meron akong tinatawag na RRL matrix. Maraming tinuturo sa net kung paano gumawa ng RRL, kung paano gumawa ng matrix. Pero in my case, so bago yung matrix, isipin muna natin ano yung unang theme na dapat natin i-discuss dun sa title mo. First theme is advantages. Okay. Now, paano mo sisimulan ngayon yan? So sabi ko sa inyo, you cannot write if you do not read. So ang payo ko sa inyo, bago kayo sumulat, gumawa muna kayo ng matrix. So ito yun. Yung column, yung isa is yung APA citation. Okay? Yung APA is yung direct quote o DQ. Ano yung direct quote? Ito yung nabasa mo dun sa research na tingin mo relevant dun sa topic mo. Okay, tapos yung theme. Yan. Yan lang muna. So yung tatlo lang muna na yan. Maraming schools na may rules na they do not accept scientific literature that would exceed 5 years. As of we are talking, ngayon ay taong 2023. So let's go count the number of years, 22, 21, 20, 19, 18. So 2018, we still accept that. Pero yung mga 2017 and beyond, they are considered outdated. Ang theme na hahanapin natin ay dapat dito, advantages. So, advantages. Pag di siya tungkol sa advantages, huwag natin ilalagay dito. Anong gagawin? Punta ka sa Google Scholar. Sa Google Scholar, you just type siguro advantages of smartphones in the classroom. Tapos pag nahanap mo, mayroon doon ano, may nakita ka. Click mo yon. Then basahin mo muna if it is relevant. Tapos i-copy-paste mo yung APA citation, lagay mo rito. Doon sa direct quote, copyahin mo yung quote, yung mismong sentences o tingin mo relevant. So copy mo lang, copy-paste lang yan actually. So I recommend na basahin nyo muna yung research and then lagay nyo na kagad. Pag sitingin mo relevant naman sa topic mo, lagay mo na. Tapos yung quote, yung tapos alamin mo yung tema. Okay, and then later on, saka natin pagsama-samahin yung mga temang magkakapare-parehas. Okay? So yun ang gagawin. Now, siguro pag mga nakasampu ka na, so 1, 2, naisulat mo yung citation, naisulat mo yung direct quotes. Kung may kinalaman sa, hindi naman siya kinalaman sa advantages, huwag mong kunin. Pero, para hindi masayang, ilagay mo pa rin, tapos ilagay mo kung ano tungkol saan yun. Tungkol ba yan sa students' motivation, pero may kinalaman pa rin sa smartphones, kayo bahala. Okay? And, tapos pag nakuha mo na yung sampo, saka tayo sumulat ng paragraph. Okay? Saka na yung mga direct quotes, hindi natin ika-copy-paste doon sa gagawin natin. Anong gagawin? Ipa-paraphrase po natin. So, kapag nakagawa ka ng ganito, madali mong magagawa ang RRL mo.